Hello guys, welcome back po sa aking YouTube channel. And today's vlog ay pag-uusapan po natin ang White Westinghouse na washing machine na ito, wherein ipinadala po sa akin para akin pong i-repair. Ang problema po guys ay itong washer. Yan, umusok daw po siya. And ganun din po yung spinner dahil kinargahan ng sobra-sobra. But anyway guys, if bago pa lamang po kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, to share and to like para lagi po kayong updated sa mga videos na akin pong gagawin. So tara na guys, buksan po natin yung washing machine. Tingnan natin kung anong problema. Bagong lahat guys, dapat naka-disconnect muna yung saksakan sa power. Yan. So guys, disconnect muna natin sa power. Yan. Okay guys, check muna natin anong problema niya. Yan guys, buksan po natin yung loob niya. Ginawa ko na po dati to guys, pinalitan ko po yung motor kasi nasunog na naman. Ngayon mukhang sunog na naman yung motor ng spinner. Bale yan guys, dati po kasi pinalitan ko na po yun yung motor dati, nasunog na naman nung katulong nung may-ari ng washer na to. And ngayon umusok daw po kasi kinargahan daw po ng sobra-sobra. Pero meron pong ano dito guys, meron siyang fuse dito. Yan. Ito po kasi yung main line. Ito yung main line. Then meron siyang fuse dito guys. So check muna natin yung fuse. Baka dito lang yung diferensya. Yan. Bale, ito nga guys, pumutok yung fuse. Pumutok po yung fuse nya. Yun nga guys, fuse nga. Yan po oh. Dapat pagka ano. Yan. Sunog, pumutok po yung fuse. So maghanap muna ako ng fuse guys. Tapos tetestingin natin. Ito po 250 volts. Lang as 4 amps po siya. Hanap po muna ako ng fuse guys. Then subukan natin later. So to guys, meron po akong nahanap na fuse. To, hindi po kasi makita. To 4 amps po yung luma, and yung nahanap ko po is 5 amps. Pwede naman po siya. Maliit lang po na diferensya. 1 amp. Subukan po natin, baka sakaling umandar na po siya. Kung walang problema yung motor. Yan guys, sasaksak natin para malaman natin kung okay pa. Guys, fuse lang. Uy. No. Mukhang yung spinner may problema. Guys, pumutok ulit. So, check natin. Spinner ang may problema. Mali, nakita ko na yung problema guys. So yung motor ng spinner yan, nakikita po ninyo yan, grounded po siya. In-isolate ko po guys at kinuhanan ko po ng measurement ito, yung sa common saka sa live. Okay, connect mo po itong capacitor. Pero dinisconnect ko po muna yung capacitor para ma-check po kasi pumuputok yung fuse, pero dun sa washer gumagana naman. So mukhang ito po yung nadali guys. Na-overload po siguro to. Kinargahan ng sobrang marami. Yun guys, grounded po sa body po niya. Yan. Sira na po yung motor guys sa spinner. Kailangan ulit palitan yung spinner motor. Pero yung washer guys okay naman, kaya ibabalik ko muna yung
connection para sa washer. Ito guys yung connection ng washer. And guys, papakita ko lang po kung paano ko po re-troubleshoot po yung ano yung sa motor. Kung bakit ko po nasabing grounded po siya kaya pumuputok po yung ano yung fuse. Ayan guys, nilagay ko po muna yung isang probe sa dulo ng tester dun sa common po ng winding ng motor ng spinner. So pag ikakabit po natin dito po sa body ground, sa body po niya, yan po yung katawan na bakal yan guys. Kita niyo po yung reading guys, yan dapat po 0 po yan. Wala po kayong dapat ma-reading dyan guys. Dapat floating po. Ganyan po dapat siya. Pag dinikit niyo po sa body na ganyan, dapat po wala pong ma-re-reading. Wala kayong makikitang resistance. Ayan po guys. Ibig sabihin po pagka ganyan guys, sa sobrang bigat po ng dinala niya, uminit po yung motor. Ayun. Sobrang uminit po yung motor. Tapos nabalatan po yung winding guys. May insulation po kasi yan, parang varnish po siya. Pag kayon po ay nasunog guys, magdidikit-dikit na po yung wire, tapos didikit na po dito sa body po niya. Ayan, kaya meron po tayong nare-reading na resistance na ganyan, ganyan guys. Kaya pagka sinaksak nyo po yan, puputok po yung fuse. Ayan guys. Yan. So ayan guys, binalik ko na po yung connection or wiring po ng washer, then in-isolate ko po muna yung sa ano, sa spinner kasi grounded nga po siya. Tapos nilagyan ko na po ng fuse. Then che-check po natin kung gagana na po yung washer. Yan guys. Saksak po natin. Yan guys. Check natin guys, gana pa po yung washer. Yan po guys, so, problema na lang po yung spinner. Kausapin ko po yung may-ari kung papayos pa po niya yung spinner. Salamat guys, and sana po huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe po.